Good day guys. Today, ang tutorial natin is tungkol sa CPU high usage. So, lagi siyang naka 100% dito. Makikita yan sa task manager. So, dito yan, laging 100%, 99%. So, today, papakita ko kung paano mo ipipix yan. So, tara na guys. So guys, ngayon, i-exit muna natin to. Ngayon, pupunta tayo sa search bar to. So, itatype mo dyan. Bali, ito yung first solution is update mo yung Windows mo, yung OS mo. So, bali, i-update nyo yung mga driver mo. So, itatype mo dito, update. Yan. So, lilitaw to, check for updates. Kiklik mo yan. So, dyan guys, kapag may lumitaw na kailangan i-update, may nakasulat dito, itong mga ito, cumulative update, ganyan, or graphic adapter update, ganyan. So, kailangan mong i-update lahat yun, i-click mo lang yung sa baba, install, may nakasulat, install. Ito, download and install nakalagay. So, i-click mo lang yan. So, pag natapos na, tingnan mo yung CPU usage mo kung nagbago. So, kung hindi pa rin, so, exit na natin to, pupunta tayo sa second solution. So, second solution, so, pupunta ka dito, i-right click mo. So, guys, pupunta tayo sa settings. Bali sa settings, hanapin natin yung privacy. So, baba tayo. Ayan, privacy. Click privacy. So, dito, pupunta ka sa final setting. So, tatype mo, background. Ayan, background apps. So, kiklik mo yan. Background apps. So, dito, naka-on siya. Bali, ito yan, yung mga apps na yan. So, ito turn off natin. Turn off. Yan. So, after dyan, pupunta ka ulit sa settings. So, ibaback mo lang. Ngayon, pupunta naman tayo, ikiklik naman natin yung system. So, dito sa system, pupunta tayo sa click mo yung notification and action. So, naka-on siya, turn off. Turn off. So, okay. Exit na natin. So, yung susunod is i-right click mo na naman 'to. Ayun, right click. So dito guys, pupunta tayo sa kiklik mo yung ano, click device manager. So dito hanapin mo yung system devices. Click mo. And hanapin mo yung high precision event timer. So right click, disable. Yes. So, exit na natin. So, pupunta na tayo sa pang pip na solution. So, open natin ng task manager. Right click ulit. And click task manager. So, dito, ikiklik mo yung CPU. Yan.
para makita mo kung alin yung mataas ang percentage. Makikita nyo yung ginawa natin kanina, bumaba na yung usage niya, ayan o, 11%. So dito, kapag may nakita kang mataas ang usage, for example, yung Zoom o Skype, i-entas mo lang, ayan, nasa baba. Kiklik mo yung example, itong Microsoft Edge, entas mo. Kung Zoom yan o Skype yan, entas mo lang. So, yun lang guys. Basta makita mo dito yung sa percentage niya mataas, kung hindi siya importante, i-entas mo lang. So, yung next nating solution, yung pang 6 na solution is yung startup. Yan. So, dito sa startup, for example, laging pagka-on ng PC mo, tapos dito sa background na to, laging may mga windows na nag-o-open, ganyan. Or yung, halimbawa, yung may apps na laging nag-o-open dito. So, dito mo makikita yan. Dito mo i-disable mo. Halimbawa, yung Skype laging nag-o-open or yung Spotify laging nag-o-open. Kung naka-enable yan, halimbawa, i-enable natin. Ayan. Naka-enable sila. Lagi silang nag-a-appear dito sa background na to. Kapag ka-on pa lang ng PC mo o laptop o ng desktop mo o laptop mo, laging nag-o-open yung mga yon, yung mga apps na yon. So para hindi sila mag-open dito sa background na to, pagka-on mo, i-disable mo. So i-click mo, ayan, tapos i-nakalagay sa baba disable, ayan. Click mo yung disable. Tapos yung Spotify, naka-enable, disable mo. So, ito yung pang-anim na solution. Pero yung last na solution, hindi lahat ng PC meron nun, pero papakita ko na rin guys. So, exit na natin. So, pupunta ka dito sa search bar, tatype mo, power. Ayan, edit power plan. So, click mo yan. Tapos dito punta ka sa change advanced power settings. So, lilitaw to. Dito, ayan, balance active. Dito, meron mga option dito. Ang nakalagay, high performance, ganyan. Ang pipiliin mo is yung high performance, tapos apply mo lang. So, yun yung last na solution.